Matapos nilang masilayan ang mga bagay na iyon, napagpasyahan nilang pansamantalang bumalik na sa kanilang silid upang ihanda ang kanilang mga gamit. Wala na noong naging pag-uusap si Pekto at ang pare, gawa ng iniiwasan nilang lumikha ng kahit na anong ingay sa loob ng kumbento na maaaring ikakagising ng mga sakristan. Sa pagdating ni Pekto sa kanyang silid, panay naman ang kanyang pagrinig ng mga hindi kaaya-ayang ingay sa paligid. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't napagpasyahan niyang tumungo sa silid ng pare upang ipagsabi ang mga bagay na kanyang nararamdaman sa bakuran ng simbahan. Bagaman ligtas sila sa loob ng kumbento, patuloy pa rin siyang nababahala gawa ng sa isip-isip niya. Maaari silang mapasok ng mga nilalang na yon kung ito ay naaayon sa kanilang pagnanais. Nang marating ni Pekto ang silid ng pare, marahan naman niya itong kinatok habang nagsasabi ng, "Padre, may ginagawa ho ba kayo? Maaari ho ba akong pumasok?" Nang marinig ng pare ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong binuksan ang pintuan ng silid ng hindi nagsasalita. Pagtitigan nilang dalawa, ngumiti lang naman sa kanya ang pare habang sumasagot ng, "Pasok, Pekto! Inihanda ko na ang mga sandatang maaari mong magamit. Batid kong hindi titigil ang mga demonyong yan hanggat hindi sila natin napagbibigyan. Yan ang hanap nila. Pauunlakan natin sila." Matapos nitong makapagsalita, agad namang pumasok si Pekto sa silid nito kung saan doon niya nakita ang krus na nagliliyab na nakalagay sa altar ng pare. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang dalawang punyal at isang latigo na hindi niya mawari kung saan yon ginagamit. Paghawak ng pare sa dalawang punyal, agad naman itong iniabot sa kanya habang nagsasabi ng, "Bilang isang alagad ng simbahan, karapatan mong magkaroon ng sandata upang maipaglaban ang kabutihan. Tanggapin mo ang punyal na ito. Ito ang magsisilbi mong sandata hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong buhay. Aralin mo ang pamamaraan ng paggamit dito at naipapangako ko sa iyo, magiging isa kang nilalang nakatakot-takot para sa mga demonyo." Dagdag pa ng pare na hindi dapat mangamba si Pekto kung hindi siya marunong ng punyal na yon, gawa ng maaari naman siya nitong matulungan sa pagsasanay. Hindi naman kasi siya maaaring gumamit ng latigo o iba pang armas, gawa ng masyado itong mapanganib sa kanyang sarili kung wala siya doong sapat na karunungan. Nang marinig ni Pekto ang naging paliwanag sa kanya ng pari, buong puso naman niyang tinanggap ang punyal na iniabot nito sa kanya. Matapos niyang kunin ang sandatang yon, muling nabaling sa nagliliyab na krus ang kanyang atensyon. Halos labis kasing hiwaga noon ang naibibigay nito sa kanya sa kadahilan ng hindi niya lubos maisip kung bakit patuloy ang pagliyab nito sa kabila ng hindi nito pagkaabo. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pekto nang masipat niyang kinuha ng pari ang krus na yon gamit-gamit ang kanyang mga kamay na walang proteksyon laban sa apoy. Pagsilid nito sa kanyang bulsa, dali-dali naman itong lumabas sa kanyang silid ng hindi nagsasalita. Habang naglalakad sila sa pasilyo, doon na nila nararamdaman ang paglakas ng pagpaparamdam ng mga nilalang. Ang iilan sa mga aswang noon ay dumadapo na sa bubong ng kanilang kumbento na parabang hindi nito iniinda ang kabanalan ng paligid. Sa pagdating nila Pekto sa entradang pinto, pansamantalang tumigil muna sila roon upang muling pakiramdaman ang mga nilalang sa labas ng bakuran ng simbahan. Hindi kasi sila pwedeng basta-basta na lamang lumabas ng hindi nabibilang ang mga demonyong bubungad sa kanila. Nang maramdaman ng pari na medyo malayo ang mga nilalang sa bakuran ng simbahan, doon na niya inutusan si Pekto na buksan ang entradang pinto ng kumbento. Bagaman nagdadalawang isip si Pektong buksan ang pintong yun, pinili pa rin niyang manalig sa pasya ng pare.
Naisip niya kasi noon, hindi gagawa ng hakbang ang pare na maaaring ikapahamak ng kanilang mga buhay. Sa pagbukas ng pinto, bigla namang napansin ni Pekto ang mabilis ang pagtahimik ng paligid. Animoy sa puntong yon, nagsipulasan ang mga nilalang papalayo sa simbahan nang sa hindi malamang dahilan. Bago sila tuluyang naglakad papalabas ng kumbento, ninais nilang pakiramdaman ng maigi ang buong paligid nang sa gayoy magawa nilang maramdaman ang mga nilalang na nagkukubli sa likod ng kadiliman. Pagramdam ng pari sa mga paniking nagmamasid sa itaas ng kumbento, dali-dali naman nila yung tiningnan at kasabay nito ang kanyang pagbato ng isang napakalakas na tigalpo sa mga nilalang. Pagtama ng tigalpo sa isang aswang, mabilisan namang nagsipulasan ang mga kasama nito papalayo sa kinaroroonan nila Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumulusok sa harapan nila ang natigalpong aswang, gawa ng hindi na nakaya nitong kumapit sa bubong dahil sa pagkaparalisa ng kanyang buong katawan. Pagsilay nila Pekto sa kinabagsakan nito, marahan naman nila yung nilapitan habang nananatiling tahimik. Pagdating nila sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip naman yung hinawakan ng pari sa ulo habang nagwiwika ng... Nasaan ang mga kasama mo? Ilang kayo? Anong pake nyo sa simbahan? Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang binunot sa kanyang bulsa ang nagliliyab na krus na siya namang labis na ikinatakot ng nilalang. Pagsilay nito sa krus na nagliliyab, mabilisan naman yung bumalik sa kanyang orihinal na anyo habang patuloy na umiiyak. Huwag niyo akong patayin. Parang awa niyo na. Hindi ko naman talaga gustong pumunta sa lugar na to eh. Tinakot lang nila kami. Wala kaming pagpipilian kundi ang sumunod. Pagmamakaawa ng nilalang sa pare. Natakot! Natakot kayo sa inyong pinuno pero sa akin hindi! Wala ba kayong ideya kung sinong paring inyong binabangga? Galit na sagot naman dito ng pare. Nang marinig ng aswang ang sinabi nito, buong lakas naman yung nagpumiglas sa pagbabakasakaling magagawa niyang mapangibabawan ang pisikal nitong lakas. Subalit kahit anong gawin ng nilalang para tumakas sa kamay ng pare, hindi niya ito magawa-gawa na parang isang bakal na kamay ang nakahawak sa kanyang ulo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang natigilan ang nilalang sa pagpupumiglas nang maramdaman itong inilapat ng pari sa kanyang dibdib ang nagliliyab na krus. Halos kisap mata lang noon ang lumipas nang biglang lumabas sa bunganga nito ang napakaitim na usok na mabilisang sumuot sa lupang kanyang kinabagsakan. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nag-umpisang lamunin ng apoy ang buong katawan ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong buto na lamang ang natira dito. Maya-maya pa, bigla namang napalingon si Pekto sa labas ng simbahan nang masipat niyang merong mga panauhing naroon ang nagmamasid. Padre, mukhang ginalit mo yata ang mga kasama niya. Anong gagawin natin? Haharapin ba natin sila? Bulong ni Pekto sa pare, pagsilay niya sa mga aswang na nakatayo sa labas ng simbahan. Nang marinig naman ng pari ang kanyang sinabi, agad din naman itong humarap sa mga nilalang habang sumasagot ng... Hayaan mo sila! Matagal nang merong itinatagong galit ang mga demonyong yan sa lahat ng alagad ng simbahan. Nakakahiya naman kung hindi natin sila pauunlakan sa kanilang mga kagustuhan. Matapos nilang mag-usap, marahan na nilang binagtas ang daan patungo sa bakod ng simbahan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, ramdam na ramdam nila Pekto noon ang iilang mga nilalang na nagsisili paran sa kalangitan. Hindi naman nila ito ninais pansinin, gawa ng kampante silang hindi ito makakalapag o makakalapit man lang sa bakuran ng simbahan. Maaari kasing maparalisa ang mga ito kung susubukan itong sila'y dagitin sa kadahilan ng epekto ang bisa ng mga pangontra na inilibing ni Pekto sa paligid.
Nang makalapit na sila sa bakod ng simbahan, ninais nilang manatiling tahimik habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Pagsilay ng pare sa isang matandang aswang nakahawig noon ng lalaking nagbigay sa kanila ng pagkain, mahinaho naman niya itong nginitian habang nagsasabi ng, "Maligayang gabi, Ginoo! Patid kong nanggagalaiti ka sa galit dahil hindi ko napaunlakan ang iyong pangyayanggaw sa amin kaninang umaga. Matanong kita, anong pakay mo rito sa simbahan?" "Manahimik ka, dama. Kagaya ka din ng ninuno mo. Bakit ka pa pumunta sa lugar na ito? Wala dito ang pitong mata ng Diyos na hinahanap mo." Nag-aangil na sagot naman sa kanya ng matanda. "At sino ka para sabihin ang bagay na yan? Nakilala mo na ba ang lolo ko noong mga panahong nanilbihan siya sa simbahang ito? Huwag ka manggalaiti sa galit, kaibigan. Masama yan. Hindi yan maganda sa kalusugan." Pabirong sagot naman ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang tumuwad ang matanda sa kanilang harapan, hudyat ng pagbabago ng anyo nito. Nang masipat ni Pekto ang ginawa ng nilalang, agad naman niyang sinipat ang pari habang nagsasabi ng, "Padre, nakahanda na po ako. Bahala na. Kung ito ang magiging wakas ng ating mga buhay, wala na akong magagawa kundi ito'y tanggapin ng bukal sa aking puso." "Manalig ka, Pekto. Walang mangyayari sa atin ngayong gabing ito. Tandaan mo, hindi pinapabayaan ng Panginoon ang mga tagasunod niyang nagpapakalat ng mabuting balita." Sagot naman ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, buong tapang naman nilang binigtas ang daan papalabas ng bakura ng simbahan. Nagpa siya na kasi ang pari noon na wakasan ng mga nilalang, upang kahit papaano'y mabawasan ang mga demonyong nagpapakalat ng hindi kaaya-ayang kaganapan sa baryo. Habang naglalakad silang dalawa, inutusan siya noon ng pari na kahit na anong mangyari, huwag na huwag siya ditong hihiwalay. Bagaman nagtatangan ng napakalakas na kabal ang mutya ng kalaykay, mapanganib pa rin para sa kanya ang ganoong sitwasyon sa kadahilanang wala pa siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Nang makalabas na sila Padre Dama, bumungad sa kanila ang 10 kataong nilalang na nananatiling tahimik at nakatayo. Ang tanging gumagalaw lamang noong mga oras na yon ay ang matandang aswang na parabang siya lamang ang may kontrol sa lahat ng maaaring gawin ng kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang inilabas ni Padre Dama ang kanyang nagliliyab na krus upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga aswang na umatras at sila'y layuan. "Huwag mo kaming sisindakin ng krus na yan, Dama! Ano naman ang katatakutan namin dyan? Kayong alam namin kung ano ang kahinaan niyang tinatangan. Humanda ka. Sa pagkakataong ito, katapusan niyo ng dalawa. Hindi maglalaon, makukuha na rin namin ang aming pakay sa simbahan." Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Padre Dama, walang sabi-sabi, agad niyang binunot ang kanyang latigo at mabilisang sinugod ang mga ito. Nang masipat naman ni Pekto ang ginawa ng pare, mabilisan din naman niya itong sinundan nang sa gayoy magawa niya itong matulungan sa oras ng kagipitan. Sa paglapit ng pari at ni Pekto sa mga nilalang, bigla namang nagsipulasan ang mga ito sa kadahilan ng masyado nilang pinangingilagan ang krus na tinatangan ni Padre Dama. Pagbitaw ng pari sa isang malakas na tigalpo sa mga aswang na nagbabalak lumayo, agad naman yung sinunggaba ni Pekto at walang awang pinagsasasaksak ng kanyang tangang punyal. Dahil sa pagkatigalpo ng mga aswang, kung kaya't wala itong nagawa kundi ang sumigaw na lamang habang pinakikiramdaman ng pagbao ng talim ng punyal sa kanilang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nilubayan ni Pekto sa kadahilan ng kitang-kita niya ang paghihingalo ng mga ito.
Sa muling pagsilay ni Pekto sa kinaroroonan ni Padre Dama, halos hindi naman niya noon maiwasang mamanghagawa ng kitang-kita niya itong hinihila ang iilang mga aswang na napulupupan ng kanyang latigo. May mga bangkay na din siya noong nakikita sa paligid ng pare, indikasyong marami na itong napaslang sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't bahagya munang itinigil ng mga aswang ang kanilang pag-atake upang mapag-isipan ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Akala ko ba, Ginoo, alam niyo na ang sekreto ng tangan kong krus? Matanong ko lang, bakit may mga kasama pa rin kayong napapaslang kayong alam niyo na ang kahinaan nito? Wika ng pare habang hinihila ang isang aswang na naputulan ng kanyang latigo. Paglapit ng nilalang na yon sa kanya, walang awa naman niya itong nilapatan ng nagliliyab na krus na siya din namang mabilisang ikinamatay nito. Matapos itong masilaya ng pinunong aswang, panay naman ang ginagawa nitong pag-aangil habang nagsasalita gamit ang isang dialekto na hindi nila maintindihan. Habang pinagmamasdan yon nila Pekto, napapansin nila noong inuutusan ng matanda ang iilan nitong kasama na sila'y palibutan. Dahil sa kanilang mga naunawaan, napilitan sila noong bahagyang umatras nang sa gayoy magkaroon sila ng sapat na layo sa mga ito. Pagsilay ng pari sa iilang mga aswang na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila, agad naman itong nilapitan ni Pekto at inihipan ng bakod at puder ang kanyang katawan. Pekto, sa ngayon, ikaw na muna ang bahala sa mga demonyong nandyan sa ating likuran. Kapag dumating sa puntong nahihirapan ka na, huwag kang mag-alangang humingi sa akin ng tulong. Pangako, kahit anong layo ko, darating ako mailigtas ka lamang. Bulong ni Padre Dama kay Pekto. Sige ho, Padre. Gagawin ko po ang lahat para hindi maging pabigat sa inyo. Mag-iingat po kayo. Ramdam kong marami pang tinatagong sikretong matandang yan. Sagot naman dito ni Pekto. Nang marinig ng pari ang kanyang sinabi, agad din namang iwinasiwas nito ang kanyang latigo upang magbigay kilabot sa pangkat ng mga aswang. Habang lumalayo noon si Padre Dama kay Pekto, paulit-ulit naman niyang itinatatak sa kanyang isipan na wala siyang dapat katakutan. Pagsilay niya sa tatlong aswang na papasunggab sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong sinugod habang patuloy na hinihigpitan ang kanyang pagkakahawak sa dalawang punyal na kanyang tinatangan. Nang mapansin ni Pekto na medyo malapit na sa kanya ang mga aswang, mabilisan naman niyang itinago ang kanyang punyal upang hindi mahulaan ng mga ito ang kanyang gagawing pag-atake. Subalit dahil sa kakulangan ng karanasan ni Pekto sa pakikipaglaban, kung kaya't madaling nabasa ng mga aswang kung ano ang kanyang gagawin. Pagsilay ng mga itong itatarak ni Pekto ang kanyang punyal sa dibdib ng isang aswang, mabilisan naman yung sinalag ng dalawa upang magkaroon sila ng pagkakataon para makuyog si Pekto at mapaslang. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang napabagsak si Pekto sa lupa habang paulit-ulit na kinakalmot ng mga nilalang. May iilan din sa mga itong sinusukahan na siya ng isang napakalapot na likido na parabang nais ng mga itong wasakin ang kanyang sistema upang tuluyan na siyang manghina. Nararamdaman din niya ang mga matatalas nitong kuko na bumabaon sa kanyang katawan, subalit nakakapagtakang hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong sakit at kirot sa mga pinsalang patuloy niyang natatamo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, halos hindi na makahinga ng maluwag si Pekto dahil sa pagdadagan sa kanya ng mga aswang. Ang isa sa mga ito ay walang habas siyang pinagpupukpok ng tipak ng bato na siya namang paulit-ulit na tumatalbog sa kanyang ulo. Nang makahanap si Pekto ng pagkakataon para hawiin ang isa sa mga ito, mabilisan naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang magawa niyang matakasan ang pandudumog ng mga nilalang. Habang gumagapang siya papalayo sa mga ito,
Kitang-kita ni Pekto ang mabilisan nitong pagsugod habang patuloy na umaangil. Sa pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang kinuha ang isang sanga ng punong malapit sa kanya upang gawin itong sandata. Hindi niya kasi mahanap noon ang mga punyal na ibinigay sa kanya ni Padre Dama, gawa nang nabitawan niya ito noong mga panahong dinudumog siya ng mga aswang. Ano naman ang magagawa ng kahoy na yan, Manong? Patid namin ang takot na kumakawala sa iyong dibdib. Kokonting panahon na lamang, sigurado akong ikakabaliw mo na ang mga bagay na iyong nararanasan. Wika ng isang aswang habang marahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinong baliw? Ilang araw na akong nakasilay ng kauri ninyo. Hindi na bago sa akin ang mga pangyayaring to. At kung meron man sigurong mamamatay ngayong gabi, hindi kami yon, kundi kayo. Sagot naman dito ni Pekto. Nang marinig ng mga aswang ang kanyang sinabi, bigla namang nagsiangil ang mga ito at walang pagdadalawang isip na sumugod papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay ni Pekto sa ginawa ng mga ito, napagpasyahan niyang manatili sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na hinuhulaan ang susunod na gagawin ng kanyang mga kalaban. Nang masipat niya ang isang aswang na susuwagin siya sa kanyang binti upang muli siyang mapabagsak sa lupa, buong lakas naman niya noong inihanda ang kanyang hawak-hawak na kahoy para itarak sa likurang bahagi ng katawan nito. Subalit bago pa man tuluyang masuwag ng aswang si Pekto, laking gulat na lamang niya noon nang biglang sumubasob sa lupa ang tatlong aswang sa hindi malamang dahilan. Nang masipat niyang umuusok ang likod ng mga ito, doon na niya tuluyang napagtanto na maaaring ang latigo ni Padre Dama ang may kagagawa ng pag-ataking yon. Dahil sa pangyayari, agad namang nasipat ni Pekto ang kinaroroonan ng pare upang tingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Pagsilay niya sa gitna ng daan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pangkat ng mga aswang na tuluyan ang umuusok habang naaagnas ang mga kalansay nito. Pekto, ayos ka lang ba? Salamat naman sa Diyos at walang nangyari sa iyong masama. Ako'y labis na nagugulat sa iyo dahil sa kabila ng pagiging inosente mo sa larangang ito, nagagawa mo pa rin makipagsabayan sa tatlong aswang. Sigurado akong malayo-layo ang iyong mararating kung iyong mapaghuhusayan ng husto ang abilidad ng mutsyang tinatangan mo. Wika ni Padre Dama sa kanyang likuran. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat na siya namang labis niyang ikinagulat. Hindi niya kasi noon mawari kung bakit nakarating sa kanyang likuran ng pare na hindi niya napapansin. Sa pagsilay niya sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang napakaamong mukha ni Padre Dama na siya namang nagpapanatag sa naguguluhan niyang kaisipan. Animoy kahit nasa lugar pa sila noon ng digmaan, nakaramdam siya ng labis na kapayapaan nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na si Padre Dama na lapitan ang tatlong natitirang aswang upang isunod na yon sa kanilang angkan. Paglapit nila Pekto sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niyang hinugot sa kanyang bulsa ang nagliliyab na krus at walang pagdadalawang isip yung inilapat sa balat ng tatlong nilalang. Matapos yung gawin ng pare, bigla namang nagsiangil ang mga aswang habang patuloy na binabalot ng nagngangalit na apoy ang kanilang mga katawan. Segundo lang noon ang naging pagitan nang biglang naabo ang mga ito at tuluyang nawala sa lupa ang mismo nilang pag-iral. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla namang nasipat ni Pekto ang pagkawala ng apoy sa krus na tanga ng pare, hudyat na tuluyan ang naubos ang kanilang mga kalaban. Tayo na, Pekto. Pumasok na tayo. Kinabukasan, umpisahan mo na ang iyong pagsasanay. Umakyat ka sa bundok, magsakripisyo ka, at mamanata para makita ng Ama
na ikay karapat dapat para maging isang mandirigma. Wika ng pare habang iniaabot nito sa kanya ang dalawa niyang nawawalang punyal. Okay, wala pa eh, no? Hindi pa nalalabas ni Pekto yung tunay niyang potensyal eh. Kasi kagaya nga sabi ng pari sa last line, para magsisimula pa lang siyang mag-ensayo. So, sunod na kagad natin yung 5 para malaman natin kung ano mangyayari. Yun lang. Salamat.